isang mabunying pagbati po sa ating lahat ngayong kaarawan ng ating dakilang bayani at martir na si Wenceslao Q. Vinzons. Ngayong araw po, ika-28 ng Setyembre, ay ipinagdiriwang po natin ang 111 taong kaarawan ni Wenceslao Q. Vinzons at ito po ay dineklarang isang public non-working holiday dito sa lalawigan ng Camarines Norte sa visa ng Republic Act No. 6720. At kamakailan po, ang ating punong lalawigan na si Governor Ege Taliado ay nagpalabas ng isang executive order o atas tagapagpaganap bilang 35 series of 2021 na nag-aatas sa lahat ng mamamayan, sa lahat ng mga tanggapan at lahat ng mga tiga Camarines Norte na gunitain, ipagdiwang, alalahanin ang kabayanihan at kadakilaan ni Wenceslao Q. Vinzons. Ang atas tagapagpaganap pong ito ni Governor Ege Taliado ay naglalahad rin ng kahulugan at kabuluhan ng pagdiriwang ngayong taon na kung saan tayo po ay nasa panahon ng pandemya. Mga kababayan, si Wenceslao Q. Vinzons po, isang mahusay na mag-aaral, isang mahusay na politiko, isang mahusay na leader, at isang bayani ng bansang Pilipinas ay nagpamalas ng kakaibang halimbawa para sa ating lahat. At sabi nga doon sa atas tagapagpaganap na si Wenceslao Q. Vinzons daw po is an inspiration for greater caring, sharing, and giving, especially during this uncertain times. Kinakailangan daw po na tingnan natin, tingalain natin si Wenceslao Q. Vinzons bilang isang nagbibigay sigla sa atin sa kasalukuyan upang tayo ay maging instrumento ng pagbabahagi, pagbibigayan, pagtutulungan, pagbabayanihan, at pagkalinga sa kapwa upang mabigyang buhay natin ang kabayanihang kanyang inialay para sa bayan. Ladies and gentlemen, Wenceslao Q. Vinzons exemplified an extraordinary sacrifice for this nation. You see, he had everything to lose. He was a top-notch in the bar exams. He was an honor graduate from the University of the Philippines, from the College of Law. He had a very promising career ahead of him. But he never thought about his future. He never thought about his welfare. Instead, he rose above his personal considerations and interests and put into the pedestal of his nation and consecrated all his talents, all his energies, all his resources in order to save this country from the marauding Japanese Imperial Army during the Second World War. Wenceslao Q. Vinzons, in effect, exemplified a heroism that could be imitated and emulated by all generations that would come after him. Mga kababayan, alam niyo po, there are two things that I would like to underscore regarding Wenceslao Q. Vinzons during our celebration today. One is his sense of common good and community. And number two, his sacrifice for the sake of freedom of his fellow Filipinos. Mga kababayan, when he was still a practicing lawyer in the province of Camarines Norte, he took the cudgels of the poor miners in the mining towns of Mambulao and Paracale. He was a lawyer of labor unions of miners in Camarines Norte before he figured out into politics. And later, when he sensed that Camarines Norte would form part of the loop of the Japanese imperial invasion, then he organized a guerrilla movement composed of young citizens of the province who were graduates of ROTC. And then they had a resistance force that
was recorded in history to have an encounter, to have a skirmish, a real firefight with the more superior forces of the Japanese in Basud, in Laniton, and later in Tigbinan, in Labo. So Wenceslao Q. Vinzons, in effect, was very much concerned about his community, about his about the common good of the people. And later, he would even offer his very life, no, for the cause of freedom. And I think during this time of pandemic, we have to once again be inspired by that sense of common good. Mga kababayan, ang dami po sa ating mga kababayan ang naghihirap, ang nasa gitna ng krisis dahil sa pandemya. Kung kaya't ang ating pong inspirasyon sa kasalukuyan ay ang tapang, ang kabayanihan, ang paninindigan, ang tibay ng dibdib ng isang Wenceslao Q. Vinzons. Dahil malalim po at malawak ang pagsubok na ating sinusuong sa kasalukuyan. Subalit hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sapagkat nakikita natin sa marami nating mga kababayan ang kabutihang asal, ang kabutihang loob. We can see the gesture of generosity, of charity, of concern for others, of solicitude, of compassion, of kindness among many of our compatriots who have been starting a lot of community pantries or self-help initiatives so that the difficulties, the hardships of many of our fellow Filipinos would somehow be relieved, be assuaged through their simple acts of kindness, through their efforts. Kaya mga kababayan, ngayon po na pinagdiriwang natin ang araw ng kapanganakan ni Wenceslao Q. Vinzons, alalahanin natin na tayong mga Pilipino ay dapat magtulungan, dapat mataas yung pagpapahalaga natin sa kapwa. At kung tayo ay may ganong uri ng pagpapahalaga, tinitiyak ko po sa inyo na sama-sama nating malalampasan kahit na nga ba ang hirap-hirap ng pinagdaraanan natin. At mga kababayan, we are being inspired by Wenceslao Q. Vinzons because he offered his very own life. It was an act of immolation. It was an act of oblation of sorts, I would say, that he never thought of self-preservation. He never thought of self-survival. But he thought of the survival of his countrymen. He thought of the welfare of his countrymen. And he never, ever compromised all his principles, even in the face of the looming death. And this is one example that we can use, that despite that we are being gripped by fear, we should be inspired by the bravery, by the courage, by the gallantry of Wenceslao Q. Vinzons. And for many of our frontliners of all sorts, there are frontliners who are into education or teachers, there are frontliners who are into medical profession or health workers, there are frontliners who are into delivery job. All these sorts of frontliners could derive their strength, their inspiration from the courage of Wenceslao Q. Vinzons. Mga kababayan, dun po tayo huhugot ng lakas upang tayo ay lalo pang makapaglingkod, upang tayo ay lalo pang makapag-ingat, upang tayo ay lalo pang makapangalaga sa kalusugan, sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Wala pong ibang tutulong sa atin, kundi ang ating sarili, kung kaya tayo ay dapat magtulong-tulungan, alalahanin ang kapakanan ng ating bansa, ang kapakanan ng ating bayan, alalahanin ang kapakanan ng ating ekonomiya, ang kabuhayan ng marami sa ating mga naghihirap ng mga kababayan sa kasalukuyan. Yan po ang diwa ng pagdiriwang dito sa lalawigan ng Camarines Norte ng kaarawan ni Wenceslao Q. Vinzons. Kaya nga po, kami po sa Pamahalang Panlalawigan ay nakikiumisa sa pagdiriwang ng sambayanang Camnorteño ngayong 111 kaarawan ni Wenceslao Q. Vinzons, at nawa po maging bahagi tayong lahat ng makabuluhang pagunita na ito at maging daan ito
upang tayo ay lalo pang magkaisa, magbigkis-bigkis, magtulong-tulungan, magdamay-damayan, magbayanihan, at bumangon ng nagkakaisa. At ngayon po ay dapat ipanalangin din natin ang kaluluwa ni Wenceslao Q. Vinzons. Ipagdasal natin. Mga kababayan, sabi nga nila, ngayong pandemya, there are only two things that we should learn. One is that God is in control and that our lives are in the hands of God. And therefore, we should learn how to pray. Pray for the soul of Wenceslao Q. Vinzons, who sacrificed his life for this nation. Pray for one another. Pray for those who are still struggling to survive in the ICUs, in the hospital beds. Pray for those who are in the quarantine facilities. Pray for those who are taking good care of them. Pray for those families who are struggling to make both ends meet. Let's pray for the souls of those who had gone earlier because of COVID, because we are always asking God for the light of the heavenly bliss to shine upon them. Mga kababayan, isang makabayan at makabuluhang araw po ng kapanganakan ni Wenceslao Q. Vinzons sa lalawigan ng mga magigiting, ang lalawigan ng Camarines Norte. Magandang araw po sa ating lahat. Oh.
Marainal daw po, Sinduga Boss. Bukal at ABG Concon Panotes po. Nagagalak na makasama muli kayong lahat sa pagdiriwang ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte sa 111th anibersaryo ng kapanganakan ng ating bayani na si Wenceslao Bintao Q. Vinzons. Tayo ngayon po ay nasa gitna pa din ng matinding laban sa pandemya. Kaya ang ating tema sa pagdiriwang ng kaarawan ni Bintao na Wenceslao Q. Vinzons, an inspiration for greater caring, sharing, and giving in time of grave challenge and uncertainty ay napapanahon dahil may kaugnayan ito sa ating nararanasan sa panahon na tila ba madilim at walang katiyakan sa banta ng COVID-19. Ito ay napapanahon upang ipaalala sa atin na gamitin ang kabayanihan ni Bintao upang maging inspirasyon para magsilbi sa bayan ng may mas matinding malasakit at pagbibigay ng oras at panahon. Kung ating matatandaan, si Bintao ay nagsilbi sa bayan ng may katapatan at walang takot kung ito man ay maging mitsa ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Ganyan po ang ginawa ng ating mga frontliners sa kasalukuyan sa pangunguna ng ating mga doktor, nurses, at bawat kawani ng hospital at medikal na sektor. Ganyan din po ang ginagawa ng ating mga guro, mga pulis, at mga militar at ibang nagsisilbi sa tinatawag nating essential industries. Hindi nila alintana ang banta sa kanilang buhay, maging sa kanilang mga minamahal na dulot ng kanilang pakikipag-ugnayan sa mga may sakit ng COVID. Tunay ngang sila ang mga makabagong bayani sa panahong ito. Sa parte ng ating mga kawani ng pamahalaan, magsilbi sana silang halimbawa sa atin. Tularan upang maging mas mapagkalinga at mapagbigay tayo sa ating mga kababayan na nangangailangan. Maligayang pagdiriwang po sa ating lahat at nawa ay patuloy nating maging inspirasyon ang buhay at kabayanihan ng ating bayani sa ating pagdiriwang na 111th taong anibersaryo ng kapanganakan ni Wenceslao Bintao Q. Vinzons. Yay! Saludo! Concon Panotes po, Bukal at Acting Vice Governor ng Camarines Norte. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Municipal Tourism and Heritage Operations at ng pamahalaang lokal ng Bayan ng Vinzons, ay ipinapaabot namin sa inyo ang taus-pusong pasasalamat sa paggunita ng kaarawan ng ating bayaning si Wenceslao Q. Vinzons. Sa pagdiriwang natin ng 111th anibersaryo ng kaarawan ng ating bayani, na kinikilala di lamang sa ating bayan at sa ating bansa, pati na rin sa Asia at sa buong mundo. Ang pagkilala sa kanyang galing at talino, tapang at pagmamahal sa bayan, ay maging inspirasyon nawa ng bawat isa sa atin upang makapaghatid tayo ng positibong pagbabago at pag-asa, lalo na sa gitna ng kinakaharap nating pandemya. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. At una-una po, nais ko pong magpasalamat
Alam ko po, taon-taon po natin to ginagawa. Pero po, it's always been an honor to be part of the celebration of Wenceslao Q. Vinzons' birthday. Ito po ay nagpapatunay na hanggang ngayon, siya po ay ating naaalala. Siya po ay pinanganak, to be exact, 111 years ago. And hindi pa rin po natin siya at lahat ng kanyang mga nagawa ay hindi po natin nakalimutan. Sa ngayong araw po, sa kanyang birthday, I have prepared three important legacy that he has given us ngayong araw. No? So, si Wenceslao Q. Vinzons po ay hindi po mapatatawaran ang kanyang pagmamahal sa ating bayan. No? It was showed sa pagsulong po niya ng independence from the United States. At sa panahon po ng gera, ang buhay po niya ay kanyang binuwis. Hindi lang po sa kanya, kundi ang buhay ng isang po ng kanyang pamilya. Maari pong ito ay kalabisan kung if I'm gonna ask everyone to do the same. But ngayon pong pandemic, ako po ay sumasaludo sa lahat ng medical frontliners natin na nagbubuwis rin po ng buhay para sa ating bayan. So, minsan pa nga po ay nakakalimutan ng ating gobyerno ang kanilang mga kalagayan. Pangalawa po ang vision niya for unification. Wenceslao Q. Vinzons is ahead of his time. Ang kanyang pangarap po extends beyond the Philippines. He wrote Malaysia Irredenta envisioning the unification of the Malay race. In fact, it paved the way for the Southeast Asian nation or tinatawag po natin ngayong ASEAN. Mga issues po natin na naharap natin ngayon, including West Philippine Sea, ay nangangailangan po ng masusing pag-aaral at kooperasyon within the South region, no? Southeast Asian region. Ang pangatlo po, ang role ng youth sa nation building. Si Wenceslao Q. Vinzons po inspired the youth. In fact, he is the father of the student activism in the Philippines. Nakikita naman po natin sa panahon natin ngayon, marami pong mga kabataan ang nagiging leader, no? Namamayagpag sa ating mga politika, no? Sila po ay nagsusulong ng mga reforma na ikuunlad ng Pilipinas. And lastly po, nais ko pong ipaabot sa inyo at kami nagagalak na i-announce na we are planning to renovate the Vinzons Shrine sa cooperation po and the help of the municipal government of Vinzons sa pamumuno po ni Mayor Segundo, Eleanor Segundo. Salamat po at ito po ay sana po ay masimulan as soon as possible. Ibubukas po namin sa publiko ang Vinzons Shrine para tuloy po ang ating pag-inspire sa mga kababayan natin, hindi lang from Vinzons or Camarines Norte, but the entire Philippines. Salamat po again. Ito po si Dondi Vinzons-Gaite at bumabati po sa inyo ng happy birthday kay Wenceslao Q. Vinzons. Mabuhay kayong lahat. Salamat. Dito po, ang pinaka-message ko lang talaga dito right now, kung titignan mo yung mga values ni Vinzons, is all on being a patriot, love of country, on regarding nationalism, yung deep sense of nationalism, very important sa kanya. And then, I know yung mga kasama natin dyan sa Camarines Norte, and then yung buong Bicolandia would have the same
ang kailangan lang naman talaga natin is strong leadership coming from our leaders. Si Vinzons, alam naman na yung buhay nila, or yung buhay niya specifically, are all regarding values talaga. And syempre, right now, di ba, marami tayong threats. Local threats pa to, ha? Wala pa akong pinag-usapan na external threats. Yung local threats natin right now, nararamdaman natin, at ito ay more on pandemic. So kung titignan mo, ito na-mention ko 2 years ago nung nagsalita ako sa Vinzons during his, 109th anniversary niya regarding pandemics. Kasi talagang ito ay hindi problema ng Vinzons. Ito hindi problema ng Camarines Norte. Ito hindi problema ng Bicolandia. Problema ng buong bansa, global problem siya. At kung nakikita mo to, yung mga nangyayari sa atin ngayon, eh hindi tayo nag-iisa. Yung nawawalan tayo ng trabaho kasi dahil nagla-lockdown tayo, yung maraming namamatay, hindi tayo nag-iisa. Parehong-pareho tayo from dun sa pinakamayaman na country sa buong mundo hanggang dun sa pinakamahirap. Same ang nararanasan na experience niya. Yung same na challenges and trials regarding yung pag-manage ng pandemics natin right now. Ang maganda nga lamang dun sa mga mayamang bansa is nakakapag-afford sila na immediately ng vaccination. Unlike sa atin, by trickles lang. Di ba ang hinihit ng gobyerno natin na kailangan makapag-herd immunity tayo at 80%. Hopefully by the end of the year. Pero yung nangyari kasi, yung vaccine sa dumadating, probably hindi natin ma-hit. Yun ang magiging challenge natin ngayon. Kaya nga, di ba ang advokasya na even ng Camarines Norte at yung national government is to vaccinate lahat ng tao as much as possible. At hindi lang sa atin yan. Kung titan mo, lahat ng yung advocacy regarding vaccination, toto, is worldwide. Even yung WHO, talagang yun ang advocacy niya to have vaccination para sa lahat ng tao. If not kasi, edi meron pa rin lingering na baka mag-mutate na naman eh. Yung hindi natin masabi eh. So, pero pagka well-vaccinated lahat, ma-achieve natin 100%, mababawasan yung problema natin. Maaring mag-go back to new normal tayo. Probably hindi yung normal na nakagawa natin before. Probably yung new normal natin is meron ganito, di ba? At meron tayong ganito pa. Mahirap eh. Pero ang kahit magkaabot tayo ng new normal, ang importante kasi is yung mag-survive tayo. And the only way to survive is magpa-vaccinate tayo. Alam kong maraming kasi tayong mga kasamahan, let's say dyan sa Camarines Norte, na hindi paniniwala sa vaccination. At kung itong pandemic, kung titignan mo, ito yung kalaban na hindi natin nakikita. Eh di ba napakahirap? Mas mahirap pa ito sa kalaban ni Wenceslao Q during this time. Kasi alam natin na may kalaban tayo at yung kalaban natin, nakikita natin at very physical yon. So comparing it dun sa kalaban natin ngayon, which is yung coronavirus nga, mas mahirap na yon. Pero tayo, ang importante katulad ng nangyari ng World War II na si Wenceslao Q sa buhay pa, talagang kinonfront niya yung problema. Kinalaban niya yung problema. Although hindi na mangyari probably yung invasion. Pero right now, ibang klaseng invasion. Kung buhay siguro si Vinzons, ganun din ang kanyang i-advocate. Labanan natin. Paano natin lalabanan? Magpa-vaccinate tayo. So, pagka hindi tayo kasi magpa-vaccinate, alam mo naman toto, na makakasakit pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin. Walang trabaho, magkasakit. Pupunta sa mga ospital at hindi magagamot. Hindi kakayanin magpagamot. Diba? So, actually, kung titignan mo toto, marami tayong storya. Hindi lang local. Pati international news regarding dun sa mga testimonies, mga testimonya ng mga hindi nagpa-vaccinate. At ang testimonya nila is nagiging advocate na rin sila ng vaccination. Kasi sila, yung dating anti-vaccination, sila na yung tinamaan. At hindi lang sila. Pati yung pamilya nila ang tinamaan. Yung masakit doon
And ang worst nun, pagka tinamaan, nagkakaroon ng fatalities, namamatayan sila. So parang too late nang nangyari na ma-realize na pagka nagkakaroon ng kamatayan sa pamilya, doon lang na-realize na kailangan pala magpa-vaccinate. Yun ang kalaban natin ngayon. Nakadikit yung kalaban na yan, eh gutom. Nakadikit sa kalaban na yan, eh walang pagkain. Maraming nakadikit sa kanya eh. Tapos kung titignan mo yung educational system natin, medyo hirap din. Aywan ko kung pagdating din sa Camarines Norte, makakapag face-to-face na kayo. Probably not yet. Diba? Hindi pa yata. Ganun din sa NCR, nagtatry sila magkaroon ng mga face-to-face. Pero napakadelikado kasi syempre, exposed pa rin ang tao. So maraming kaagibat na problema itong pandemic. So kailangan natin i-confront talaga eh. Eh ang solusyon, kung titignan mo, is talagang magpa-vaccinate talaga tayo. Yun ang probably ang ma-i-share ko na kailangan natin ngayon. Kasi without that, eh ito nga eh. Diba? Ang pinag-uusapan na ngayon is booster shot. Sa ibang mga mayayamang lugar. Tayo, yung booster shot natin, kailan mangyari yun? Eh hindi pa nga natin na nakakaroon ng herd immunity, like 80% ng population. Ilan ba ang population ng Pilipinas? Ilagay mo ng 140 million. Eh ilan yung 80%? Kailangan naman mag 100 million na naman tayo. Kailangan natin ma-achieve yung 100 million. Eh sa NCR, yung mga datos dito is nakapag 10 million pa lang. So long way to go. Long way to go talaga tayo. Kaya nga nag-best effort yung ating gobyerno talaga to vaccinate everybody. Sana man lamang at makakuha tayo ng maraming tao pa rin na talagang magpapavaccinate. Yung importante kasi lahat, imagine mo pagka nag-back to normal talaga tayo o back to new normal, sa tingin ko, uunlad ulit yung buhay natin, makakapag-nation building ulit tayo. Mas marami tayong gagawa kung healthy tayo. Health talaga ngayon ang importante. Kasi kung healthy tayo, makakapag-trabaho tayo. Makakapag-provide tayo sa pamilya natin. Sa tingin ko, yun ang gusto ni Vinzons din. Kung siya'y buhay right now. Kasi yun ang pinaka nasa harapan natin. Although hindi natin nakikita na kalaban yung coronavirus. Napakahirap. Kung si Vinzons nga, during that time ng World War II, ang ginamit niya, baril, para kalabanin ang kalaban. Eh, ngayon, anong panlaban natin? Anong weapon meron tayo? Ang weapon natin, probably ito, mag-cover tayo. Di ba? Yan ang mga weapon natin, pero hindi foolproof, di ba? Ito mga weapons natin, no? Di ba? And then, ang pinakamalakas na weapon is vaccination. Yun ang importante lahat. Sa lahat. Yung weapon na yun. Kasi pagka mag-survive tayo ngayon, syempre, makakapag-trabaho ulit tayo, makapag-provide ulit tayo sa pamilya natin, di ba? Makita pa rin natin yung mga mahal natin sa buhay. Ngayon, kung makikita mo to, di ba? Nawawala na lang yung mga mahal natin sa buhay na hindi man lamang natin nakikita na. Hindi natin nakikita kasi naratamaan sila ng COVID. Kaya mahirap niyan na hindi ka mabigyan ng healthcare because puno na ang mga ospital. Paano yun? Di ba? So, sana yung mga kasamahan natin dyan sa Camarines Norte, sa buong Bicol, eh alam kong merong marami pang agam-agam. Actually, totoo, kung titignan mo, marami pa rin anti-vaccine sa, hindi lang din sa Pilipinas. Kaya hindi tayo nag-iisa eh. Lalo na sa ibang bansa. Even sa US, kung titignan mo, kung meron kang, di ba, kung may international news ka, makita mo yung mga nasa first world, hindi nagtatakip. Di ba? Wala lang sa kanila. Pero yet, ang dami namamatay sa kanila. So, ito nga nakikita, yung ginagawa mo ngayon, toto, yung pagko-cover, talagang yun eh, added protection sa atin yan. At yan lang ang weapon natin, wala lang iba. Pero syempre, magpapalakas pa rin tayo ng katawan kasi part ng weapon natin is magpapalakas tayo ng katawan. Siguro, pwede tayo mag-exercise 30 minutes a day. Tapos medyo maganda yung pagkain natin. Kumakain tayo ng gulay, kumakain tayo ng prutas,
yung mga healthy foods at kinakain natin. Yun yung mga, yun lang yung weapons natin right now, wala na iba eh. Hindi naman natin magamit ang baril ngayon. Diba? At sino ang tumutulong sa atin? Yung health sector. Diba? Eh yung health sector natin, yung mga bayani natin sa health sector, mga nurses, mga doktor, at kung sino-sino pa yung nasa hospital, eh tinutulungan tayo nila, eh sila mas exposed. Eh di paano natin matulungan yung mga heroes natin sa health sector na mag-survive din? Kailangan titignan natin yung sarili natin para matulungan natin sila. So, yun ang message ko para dun sa 111th anniversary ni Wenceslao Q. Vinzons, ni Lolo Bintao. Iba ang klaseng kahaba natin ngayon. Napakahirap. Hindi natin nakikita. Diba? Oh, of course, magpapasalamat tayo lalo-lalo na sa probinsya ng Camarines Norte. Sila Gobian, nagpapropagate ng ideals and principles ni Weceslao Q. Vinzons through this. Ang LGU natin sa Vinzons, sila mayor doon. Siyempre, part sila nitong lahat na ito. Ang hope natin na through yung ginagawa natin, consistent na tayo at constant tayo sa ginagawa natin, is talagang ma-spill over natin sa ibang probinsya, and then lalo na sa Metro Manila, NCR, yung itong mga values na ito. Ang DOH, kung titignan mo, yun ang mga frontliners natin, ang PNP, isa sa mga ahensya na nakakatulong sa atin, ang AFP. At marami, kung titignan mo, even DepEd eh. Kita mo yung DepEd, napakahirap ng trabaho niyan. Yung mga teacher natin, di ba? Yung mga teacher natin talagang sinusuong nila yung kanilang buhay para makapagturo kasi nandun yung passion na tumuro eh. Pero syempre, may mga constraints kasi hindi sila makalabas. So ngayon, may mga, ang hirap, marang even food, agriculture, di ba? Eh, yun yung mga ahensya na tumutulong sa atin, buti nga, nawala na yung foot and mouth disease, di ba? Nawala na rin. So, bumabalik naman na yung agriculture natin when it comes to livestock. Yun lang, hopefully, ma-reach natin yung food security. Hopefully, dahil sa Camarines Norte, may food security tayo. Pero so nationally, probably work in progress pa rin yung food security. So maraming ahensya ang gusto kong pasalamatan regarding dito sa ginagawa natin, lalo na regarding sa pandemics and then sa propagation ng legacy ni Vinzons, yung probinsya, yung mga LGUs natin within Camarines Norte. Kung makikita mo yung mga munisipyo at mga bayan-bayan natin sa Camarines Norte, very active sila sa propagation, sa pagbibigay halaga dun sa legacy ni Vinzons. Ang importante dito ay para sa mga bata, ma-i-download natin, ma-i-propagate natin, at ma-i-cascade natin sa mga bata itong mga virtues and values ni Vinzons talaga. So, nagpapasalamat ako sa inyo, Toto. From the bottom of my heart yan, ha, as a representative of the family, doon sa ginagawa ng yearly na ito, yung pagpropagate ng ideals, principles, and values ni Vinzons ay very important. Yan, imagine mo, after 111 years and you're still doing it, talaga may value kasi siya. Anyway, hopefully matapos itong pandemic at magkita-kita tayo ulit na hindi ganito, hindi electronically, hindi virtually, but physically. Yun ang kwan natin. Ang susi ay magpapakuna tayo at mag-ingat tayo at magpalakas tayo. Ang immune system natin, palakasin natin. Yun na lang muna. Kahit yun na lang muna. Mag-survive lang tayo ngayon. Okay na yan. Kasi nakikita natin ang buong mundo. Baka hindi mapatapos next year to. Di ba? So, sa mga nangyayari ngayon, ha? Maaring hindi pa matapos. May sinasabi ng Delta, may sinasabi ng Lambda. What comes after that? So tuloy-tuloy lang siya. Ang cure ang dapat. So syempre, naghahanap pa tayo ng cure. Lahat na nakikita ngayon, even vaccination, probably hindi lang cure. So, slow down na lang. At pre-opoteka. Pero not yet na cure. Kasi yung cure, may iniinom na tayong tabletas. Kapag tinamaan tayo, parang sipon or lagnat, tabletas na lang. Yun ang cure. Hanggang ngayon, wala pa. So expect natin na until walang cure, ganito pa rin tayo.
plano namin, parang memorandum of agreement, ite-turn over namin eventually sa LGU ng Vinzons yung shrine, Vinzons shrine, para sila ang mag-caretaker ng Vinzons shrine para ma-continue yung legacy niya. Kasi nakikita namin kasi yung family members naman ni Vinzons right now, karamihan nandito sa Maynila and medyo mahirapan kami talaga to manage and to administer yung museum. Kaya kinausap nga kami ni Mayor ng Vinzons kung pwedeng i-donate na muna namin sa kanila yung Vinzons Shrine para ma-continue nila yung legacy ni Vinzons when it comes to dun sa museum na yun. Kasi diba naputol yun for the past, sabi ko, 10 years siyang nag-stop Eh, sayang naman yun na hindi ma-continue yun. Nakikita namin yung mahalagang value kasi ng museum na yun, lalong-lalo na sa mga bata. Yun ang importante dun eh. Yung mga nakakakilala, okay, siyempre maganda pa rin yun. Pero sa mga bata kasi iba eh. Na makita nila yung virtues and values na pinopagate at ipinaglaban ni Vinzons during this time. So, ang hope and pray namin talagang family is sana nga talaga makontinue ng LGU Vinzons yung ganung mitiin ni Vinzons when it comes to para sa mga bata, para sa mga estudyante, para mapropagate yung values niya. Alam mo, during the time when I was in UP, pareho na rin yun eh. How many years ago was that? Siguro mga more than 30 years ago. So, ibig sabihin kasi, walang nag-a-advocate ng life story ni Vinzons. Although makikita mo siya sa mga history books, no? Makikita mo siya, mababasa mo siya. Pero iba kasi yung ina-advocate ng school. Kung titignan mo, same also with yung other halls doon, na ino-occupy ng mga students, old and young, pero hindi nila nakikita yung life story behind kung bakit ipinangalan yung hall na yon dun sa hero na ba yun or somebody na very important na nakatulong sa eskwelahan, hindi na ipopropagate yung idea eh. Kailangan mo yung mga advokasya. Actually, yung ginagawa mo ngayon, Toto, and then yung Camarines Norte talaga is part of that advocacy tungkol sa kay Vinzons. Eh, maaring sa UP, later on, baka mag-cascade na lang doon or mag-spill over yung values na yun. From Camarines Norte, mas maganda. Kasi tuloy-tuloy yun eh. Eh ngayon, totoo ka, sinasabi mo na yung karamihan ng mga taga-UP students, hindi nila alam yung life and work and works ni Vinzons. Hindi nila kilala. Kilala lang by name, pero kung anong ginawa niya, wala. So, kaya maganda itong ginagawa niya, Toto, with regards to that one. Although right now, medyo limited pa yung space natin. Maaring nandiyan pa lang sa Camarines Norte, ma-spin over natin sa Camarines Sur, and then at the same time, hanggang NCR, ma-spin over natin yung ganun. Dadating din tayo dyan. Kasi once na mag-continue naman itong pag-propagate niya ng idea and values, dadating yan. Pero kailangan strong, no? Maganda sana kung strong. At sana yung school rin, magawa rin yung gano'n. Pero it seems na yung UP hindi masyado into that one. Eh. Ang treatment sila sa building is a building. With just a... Pero yung behind that, hindi nila alam. Wenceslao has been my hero. He refused to be overcome by the mighty conqueror. He is widely remembered for his excellence as a student, for being a student leader, a resistance fighter against the Japanese. It's more of you selflessly offering yourself, regardless kung may kapalit siya or wala. This was his reply to Commander Major Tsuniyoka Noburo, when he was captured and asked to collaborate and pinpoint the location of his fellow guerrillas on July 15, 1942.
A true hero will never sacrifice his comrade, even if it takes his own life. He led the first ever resistance to the Japanese occupation, known as the Vinces Guerrillas. He was considered as one of the most wanted men by the Japanese. They have planes, they have cannons, and we only have the scopetas that were left to us by the Americans. And yet, he refused. He refused to be overcome by the mighty conqueror. Born on September 28, 1910, in the town of Indan, Camarines Norte, Wenceslao Q Vinzons is known as the father of student activism in the Philippines. The late student activist was also known for delivering an oratorical address entitled Malaysia Redenta, where he advocated the unification of Southeast Asian nations with a common Malay origin. The piece won him the Manuel L. Quezon Gold Medal for Excellence in 1932. He was a consistent honor student from the University of the Philippines. He led the student council and also was the editor-in-chief of the Philippine Collegian. In 1932, he placed third in the bar exams. He was the youngest delegate to the Constitutional Convention of 1935, and I became the national youngest delegate to the Constitutional Convention of 1971. Not only was he a hero in every sense of the word because he died for his country, it's not important to die for your country, but for what you stood. Kung ano siya nung siya'y student leader, until the moment of death, he remained patriot. He remained devoted to his principles and ideals. He never really turned his back on his values and convictions. And I think it's something that students should emulate. You practice what you preach, you walk the walk, you talk the talk. But never, ever, ever turn your back on your country and your people. So that people will know in the university, we put in a bust of Wenceslao Vinzons at the entrance of the university so that people would at least have a face. You see, sometimes we create faceless people out of our heroes. They are not faceless. They have families. They have commitments like us. And yet, sabi nga nila, there were those who kept vigil in the night of our forefathers. We celebrate Wenceslao Vinzons' Day today.